Mahal na lang kadalo ang kolumnistang si Ramon Tulfo sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Women na pinumumunuan ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa nabuking na pastillas scam. Una nang itinuro ni Tulfo si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bilang utak ng racket ng ilang tauhan ng immigration sa NAIA. At nang makakuha ng oportunidad, bumuwelta si Aguirre. So itong si Tulfo, who presented only pictures which proved nothing because of his personal vendetta against me, ay ganyan lamang po. Alam po ninyo kung bakit nawala dito si Tulfo? Na sa kabila ng his penchant for publicity, eh hindi umatend ngayon under personally before this committee. Why? Kasi po, natatakot siyan. Because he has a standing warrants of arrest issued by the Regional Trial Court of Manila in Branch 24. And I have a copy here, and I'm going to furnish this committee na itong si Tulfo ay a fugitive from justice. At takot siyang matend dito ngayon sapagkat siya ay aarestuhin ng ating may kapangyarihan. Ngayon, Mr. Tulfo, bakit hindi ka umatend dito at ipakita mo ang tapang mo? Bakit hindi mo maharap ang responsibilidad mo? Bakit tumatakas ka sa batas? Ito ang harapin mo at dito ka mag-presente ng ebidensya. Inakusahan ni Aguirre si Tulfo na mahilig magpapansin at diin niya wala itong matibay na ebidensya para patunayan na siya nga ang utak ng pastillas scam. Pero alam na po naman ninyo yan, si Tulfo, nag-grandstanding dito yan, palaging nandito, pinapakita niyo yung pictures that prove nothing. Pero ngayon, bakit wala siya ngayon? Sapagkat meron po siyang standing warrant of arrest, bench warrants issued by the Regional Trial Court of Manila. Hindi po yan nagpresenta kahit isang affidavit. Yung pong mga sinasabi niyang sources niya galing sa Mulanay, Quezon, bakit kahit isang affidavit hindi man lang nagpresenta yung Tulfo na yan? At ang pinagpresenta niya, yung pictures that will prove that proved nothing. At may hamon pa siya kay Tulfo. And for Mr. Tulfo, because I know that you have nothing against me, handa kitang samahan kahit kaninong pulis tayo pumunta para mag-file ka ng case against me. And I am challenging you to do this. Sasamahan pa kita. And I'm sure na itong mga police agencies natin ay walang gagawin dyan sa complaint mo kundi ilalagay lang sa basurahan sapagkat wala kang ebidensya laban sa akin. Ngunit kabilang pa rin si Tulfo sa mga naging resource persons at ipinaliwanag nito ang dahilan ng hindi niya pagdalo sa pagdinig. First of all, Madam Chair, pinabubulaanan ko po yung sinabi po ni former Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ako po ay naduwag at hindi nakapunta dyan. Ang dahilan po na hindi pagpunta dyan ay kailangan pa mag-swab test ata. Masyado ng strict yung requirements dyan. Requirement po namin sa Senate, yes. Kailan lang, nung dalawang araw lang, tatlong araw lang, nagpa-swab na ako eh. Ang masakit po yung sinuswab eh. Baka singahan ko yung mag-swab sa akin. Inamin ni Tulfo na alam niya na arestuhin siya sa Senado para ipahiya at alam ito ni Aguirre. Hindi po ako naduwag. Gusto ko pong pumunta dyan. Kaya nga po, I insisted na isama po ako rito sa Zoom. Sabi po ni Aguirre na mayroon po akong warrant of arrest na alam po ninyo, may plano na po sila yung mga tiga San Beda, lawyers ng San Beda, yung mga kanyang mga kasamahan, yung mga brads niya sa Lex Talliones na ipa-aresto ako sa harap mismo ng Senado o kaya dyan mismo para at pusasan at dalhin sa isang istasyon para po mapahiya ako. Yan po ay natanggap ko po sa very reliable, unimpeachable source.
na talagang inamin nga ni Secretary Aguirre kanina lang na aarestuhin ako. Tinawaran din ito ang kakayahan ni Aguirre bilang abogado. Kanina nagpapaliwanag siya. Nakakapa na naman, hirap na hirap magsalita. Ang galing-galing, sabi niya, magaling siya abogado. Sinasabi niya na, I'm a lawyer. Eh, ang tanong ko lang sa kanya, bakit ka natalo nung naging defense lawyer ka ni Hubert Webb? Inakulong si Hubert Webb kung magaling kang abogado. Nanindigan si Tulfo sa tila paghuhugas kamay ni Aguirre sa pagtalaga niya kay Mark Redmarinas bilang pinuno ng Ports Operation Division ng Bureau of Immigration. Muli, itinuro nito si Aguirre na godfather ng katiwalian sa NAIA Immigration. Yan pong sinasabi niya na nagsisinungaling ako, it's on the record, Madam Chair, na mayroon po siyang inisyo na circular na disempowering the commission on the commissioner of immigration from assigning and reassigning personnel. Kaya po he took advantage of that. Siya po yung mga nag-a-assign ng mga airport, mga personnel ng immigration sa airport. Ibig sabihin niyan na hindi pwedeng sila-sila lamang yung mga immigration officers sa airport na walang kinikilingan. Kailangan po mga may puno yan. My godfather. Ang godfather po niyan ay si Mr. Aguirre. Natatawa lang po ako nung magpapaliwanag siya na nangangapa na naman. Yan po yung tanda ng pagsisinungaling pag nangangapa ka. Sa tagal-tagal na po akong sa aking programang isumbong mo kay Tulfo, nalalaman ko ang isang tao kung nagsisinungaling dahil po sa kanyang pananalita at yung kanyang body language. Nakitang-kita ko po kanina, natatawa ako nung nagpapaliwanag si Mr. Aguirre, yung kanyang side, yung kanyang panig. At natatawa ako dahil halata-halata po na siya po'y nagsisinungaling. Binigyan pagkakataon naman ni Hontivero si Aguirre na makabawi sa mga banat ni Tulfo. Una-una po, hindi ako natalo sa paghawak kay Hubert Webb. Nanalo po kami. As a matter of fact, nabsuelto ko si Hubert Webb sa Supreme Court. Ikalawa, ipahingin po natin kay Tulfo kung ano yung sinasabi niya ang memorandum circular ko na nagbabawal na ng pag-assign o reassignment sa ng mga Bureau of Immigration Employees sa airport o kung saan man. Wala pong ganyan. Nag-invento na naman si Tulfo. Ilabas mo at harapin mo yung warrant of arrest mo. Jan Escocio, Radyo Inquirer. 990, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.